everyone. Kumusta po kayo? So, ayan, dahil tapos na akong linisan yung aking mga shoes kahapon, eh, napahanginan ko na rin sila, natuyo na rin sila. Kaya ngayon ay ibabalik ko na sila sa kanilang mga bahay. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano ko inaalagaan yung mga shoes ko para mas mahaba na magamit ko sila at hindi sila madaling masira. So, kinikip ko talaga yung mga box nila para safe na safe pa rin sila. So, ibabalik ko na sila sa kanilang mga boxes. Samahan niyo ko! Yung aking Vans. So, usually may kasamang ganito yung box ng shoes pagka binili siya. So, hindi ko sila tinatapon dahil binabalot ko uli sila. Ganyan. Yan. So, kabilang ganyan. Yan. Yan. Tapos, nariyata ko. Yan. So, pag kinip ko sila, ganyan sila. Saka ko siya ibabalik ko sa box. Yan. Diba? So, parang bagong bili pa din siya. Minis naman sila. Kaya talaga nandito pa talaga yung mga bagay nila. So, pwede ko na uli silang ibenta. Joke. Diba? Pwede na uli silang pangbenta. Ay, maganda yung may ganito sila eh. No? Pwede rin ikip ito para hindi sila nagmo-moist. Yung iba kasi wala eh. Siguro ilalabas ko na lang sila. O, di ba? Malinis na uli ang aking mga shoes. Kaya pag bumili kayo ng shoes, huwag nyo itatapon yung mga ganito niya. Kasi may silbi yan eh, kaya siya ano. Di ba? Shoes ko na to. Siguro mga nasa 3, 4, 5, 6. Siguro ito nasa 7 years na. Pero mukha pa rin siyang bago. Mukha pa rin siyang dalawang beses na nagamit. Pero hindi. Siguro every winter ginagamit ko to. Kaso bihira pa din. Kasi may sweet ito. Ganun-ganun ka siya. Oh, may note pa pala siya. Wow. The Desert Boot, sabi niya. Historian Phones. Kulang anong sinasabi niya. May history pa yata yung shoot. Puma. So, ilalagyan ko siya ng ganito para hindi siya madisporma minsan. Kung nandyan pa naman sila. Ano ulit silang bago? Iniingatan niyo din ba yung shoes niyo na ganito?
medyo hassle minsan kasi pag sinuot mo, aanuhin mo, tatanggalin mo uli. Pero okay lang yun. Isa naman madaling masira yung shoes. Yung shoes ko to, nakalimutan ko na rin halos. O, saglit pa lang din siya nagamit. Siguro mga 3 beses. Yan. Di ba? Kinikip ko pa ito, guys, oh. Para yung forma niya. Kamain na lang. Size 8 lahat to. Yan. Ay. Ah. Sa akin na rin yan. Akin na rin to? Ha? Akala ko binibigay na rin ni Bishop yung shoes niya. Ayan, so nalaglag yung aking camera. Pagtsagaan natin, guys, na ayusin yung mga shoes natin kung gusto natin magamit sila ng mas mahabang panahon. Tapos kasi, gusto ko, aabot pa to sa Pilipinas. So, kasi di ba pagka sa Pilipinas, medyo mahirap bumili ng shoes. Kasi manghihinayang ka, di ba? Isipin mo yung bayad ng isang shoes na to, makakabili ka na lang siguro mahigit isang kaban na bigas. Di ba? Ito. Akin na yan. Umi-extra siya ni siya. Ah, mas maganda. May extra niya yung shoes niya. Parang medyo hindi na bagay to sa edad ko. Pero okay lang. Gusto ko pa rin naman siya. Basa, basa yung ano niya, yung box niya. Pag binit-bit itong box, ganito siya. Yung sa Aldo, ganyan ang style ng Aldo. Mukhang nainganyo si Bishop mag-ayos ng shoes. Actually guys, yung mga ibang shoes namin nasa Pilipinas na, na-box na namin dahil wala nang paglagyan. Tapos yung iba nandito sa isang box na to na hindi pa nasisira. Ala? Nasa kaya yung box ng ano? Adidas. Medyo nanghihinayang akong gamitin ngayon dahil umuulan. Ito kasi yung pinakahuli kong binili. Ayan. So, ayan, guys.
natapos na ako. At ikikip ko na lang itong mga to. Bilisan ko lang muna siguro pala yung pagbabalikan ko. I hope na-inspire ko kayo kung paano mag-keep, maglinis, mag-keep, mag-alaga ng shoes. Para tumagal ang paggamit natin ng mga sapatos. So, ayun. Yung isa, hindi ko pa pwedeng labhan ngayon eh, kasi umuulan. Kasi baka mangamoy siya. Kaya yun. Maraming maraming salamat. So, bale, ito na yung aking mga shoes na nilagay ko, binalik ko sa box. Ayan. See? Kompleto pa talaga yung mga boxes niya. Kaya ano. Ito ang aking mga munting collection ng sapatos. Thank you so much for watching. Thank you so much. And I hope na patuloy niyo akong supportahan. Patuloy niyo panoorin yung aking mga videos. And please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much. God bless you.